Hi guys, for today's video, dumating na pala si Daddy from Manila to Pampanga. 3 weeks pala siya sa Manila. Every 3 weeks or 2 weeks siya umuwi dito sa Pampanga. Ikukwento ko na sa inyo yung love story namin. Nagkakalala pala kami doon sa Pure Gold Agora. Isa akong wholesale, siya naman ay isang bagger. Pero alam nyo, binag-pray ko rin na magkaroon din ng boyfriend na magiging asawa. Kapag nasubukan yung magtrabaho sa mga retail, laging sinasabi ang mga wholesale ay para sa bagger, ang mga cashier ay para sa bagger, ang mga dicer para sa cashier, mga ganong bagay. Alam nyo ba si Daddy, lagi na lang may pasalubong para kay Yuki. Ako laging wala. Hindi, ang mahalaga doon ay maayos siyang makauwi, makita namin siya at makita siya din ng anak niya. Bali, 8 years na pala kami nagsasama, 5 years kaming mag-boyfriend, tapos 3 years na kaming kasal. Sobrang sarap din pala sa pakiramdam ng mga katuwang ka. Kasi ako, galing ako sa broken family, hindi ko nakikita yung papa ko, lagi lang si mama. Si mama naman, lagi nagtatrabaho. Nung dumating naman si Daddy, ay talaga naman nagbago din ang buhay ko. Alam nyo, masasabi ko mapagmahal siya, responsibilidad. Lahat naman tayo, pinupuro natin yung mga asawa natin. Dati pala, pag tinanong kanya kung bakit kanya mahal, ang sagot niya dati sa akin, wala lang, basta mahal kita, sabi niya ganoon. Tayo kasi, mahilig tayong mga babae na gusto iparamdam nila yung pagmamahal natin. O kaya naman, mahilig naman tayong sinasabi nila na mahal tayo. May mga asawa naman na showy, mayroong mga asawang hindi. Ito nga palang mga damit ni Yuki na bili ni Daddy sa Shopee. Ito yung dress niya, yung mga cupcakes na kulay pink. Ito na isa ay kulay red na flowers. Ang sobrang cute din at ganda ng kanya tela niya. Tatluhan ata ang bili niya doon. Ito namang isa ay animan. Presko din ito sa katawan. Binilahan niya si Yuki na medyo malalaki kasi ang bilis lumaki ni Yuki. Itong una ay yung Alice Wonderland. Ito naman si Tinkerbell, yung kulay pink. Itong red naman ay si Jasmine. Ito namang kulay pink ay yung Hello Kitty. Ito namang yellow is yung Snow White. Ito namang kulay orange si Princess Belle. Bali, 6 set na siya. Tapos yung kanaman, yung dress niya is tatluhan. Ito din yung scooter ni Yuki. Binili din ni Daddy sa Lazada. Tsaka yung mga bola niya sa Lazada din. Naalala daw kasi ni Daddy, nung pumunta siya doon sa isang bahay, pinukuha ni Yuki yung scooter. Kaya naman nakita niya daw yung scooter. Agad-agad naman daw yung binili. Ito namang bola niya. Ang cute. Parang mga pastel niya yung kulay. Habang isa pa lang pa daw ang anak namin, sige lang daw, bilihan mo na daw siya ng mga laruan. Hindi mo na daw namin tinitipid. Bala kasi daw ni Daddy sa mga bola niya, bukas magsiswimming sa Linila, Yuki. Kasi nga medyo mainit na rin ngayon dito sa Pampanga, summer na talaga. Pagdating nga agad ni Daddy, talagang tinawag na siya ni Yuki para maglaro. Namiss niya talaga si Daddy niya kasi ilang linggo silang hindi nagkita. Ito naman pala yung mga gulay na dala ni Daddy. Lettuce, patatas, pipino. Mayroon din siyang dalang bagoong para sa pagluluto ko. Ito naman yung mga prutas na dala niya. Melon, orange, peras at saka apple. Ito pala yung naipon ni Daddy na coins. Hulaan nyo kung magkano yan. Meron tayong Gcash pag nahulaan nyo. Bali, isang buwan daw niya yung inipon. Kaso lang, ang ginawa niya kasi tinape niya. Kaya naman ang gagawin namin, balak sana namin ilagay doon sa bangko. Tinanggal na muna namin yung mga tape. Sabi ko, hindi yung tinatanggap ng bangko pag nakatape. Kahit din pala pa piso-piso, o kaya pa lima-lima, o kaya pa 20-20, or coins naman yung iniipon natin, is dumadami din pala. Balak sana ni Daddy, ipunin niya ng isang taon. Doon daw niya kukunin lahat kung magkano yung naipon niya. Maganda rin kasi kahit pa paano meron tayong ipon para pag darmating yung mga emergency na pangyayari is meron tayong mahuhugot. O kaya naman pag may mga gustong bulihin, pwede natin kunin or pwede natin siyang gamitin. Kapag may baby ka talaga, mahirap mag-ipon kaya ngayon pa coins-coins lang. Hindi ka tulad dati, mga thousands. Ngayon is coins lang muna kasi nga madami pang gastusin. Hinanda ko na muna nga itong melon. Ito muna ang merienda namin kasi nga parang pasira na siya. Pero okay pa naman, tinanggal ko lang yung mga sira niya para hindi masayang. Ito nga pala yung nakuha ko na melon, kakainin lang ni Yami ni Yuki pang merienda namin ngayon. Pagdating naman sa pera, ito na nga yung aming inaabangan. Siyempre tayo mga nanay or mga mami, ito talaga yung pinakagusto nating part. Kung magkano ibibigay ng asawa natin, ibibigay niya ba lahat or kulang or meron bang nawawala.
Sa totoo lang, ako talaga, hindi pa niya inaibibigay. Alam ko na kung magkano talaga ang kanyang sasahurin. Ang sahod lang pala ng asawa ko ay 500 per day. So nagkukwentahan pa nga kami kung magkano nga daw ang kanyang sahod. Pero sa totoo lang talaga, alam ko na yan. Pero alam ko naman, ina-explain naman ni daddy kung saan napunta or may binili, kung may nakuha ba kami or kulang ba dun sa sahod niya. Sa sahod niya palang 3 weeks, nilalas din namin yung kanyang budget doon. Kasi sa susunod naman na 3 weeks, dapat meron din siyang pang-budget. Ang ibibigay pala ni daddy na pera na pang-budget namin, pang-ulam araw-araw, paggatas ni Yuki at saka iba pang mga pangangailangan. Kaya nga tinatsaga ko din talaga na gumawa ng mga video at saka ng mga pagkakabalahan. Nagre-resell din ako ano pang pagkakakitaan para kahit papano is makatulong tayo sa iba at makapagbigay din ng tulong sa ibang mga kapatid ko at saka sa pamilya ko. Sa totoo lang kasi kasya naman na yung kinikita ni daddy. Kasyang kasya naman yun para sa aming tatlo. Pero meron kasi akong desire at saka puso na kaya gusto ko ding tumulong sa iba na hindi lang ako yung nakakatanggap ng biyaya. Gusto ko rin magkaroon ng biyaya para maibahagi sa ibang tao. Siyempre nagtatrabaho siya para sa amin. Kaya naman talagang yung pera na yun ay para sa amin lang din. Kung meron man akong bibigay, ipapaalam ko pa rin at i-a-adjust ko rin yung mga budget na kailangan naming bilhin. Higit lalo, tatanggapin ko pa lang yan, pero alam nyo ba, nakahati-hati na yan kung saan mapupunta. Ito nga pala yung perang inabot ni daddy. Akala nyo mayaman kami, pero mayaman lang kami sa dahil sa Panginoon. Nagtitiwala lang din kami sa kanya. Dinigyan ko na nga ng pagkain si daddy. Ang ulam niya pala ay munggo. Ito naman mga bandang gabi naman is nagra-ride sila ni Yuki. Kinakakatawa nga, marunong na rin tumayo si Yuki sa motor. Andun lang din talaga yung gabay at patnubay ni Lord sa lahat ng bagay. Kaya namin na pagkakasya yung pera. Kaya thank you and God bless. Huwag nyo pong kalimutan mag sa aking Facebook page. Thank you and God bless again. See you sa ating next video.